merupakan member online sa SSS, o Social Security System. Bago tayo magsimula, please subscribe to our YouTube channel, click the ring button, at miss tayo ng ating Facebook page, hit like, walang pasok, updates. Okay, let's start. Pumunta lang sa inyong browser, kung ano mong browser, Google Chrome, Opera Mini, o kung ano man, i-type nyo lang ang How to Apply SSS Online. Ayan. Tapos scroll nyo lang pababa. Hanapin lang ang No SSS Number Yet Apply Online Republic of the Philippines Social Security System. Ayan, i-click nyo lang yan. Ayan, tinype lang sa Google kasi kapag pumunta tayo sa mismong site ng SSS, mahirap hanapin yung pagka-apply online. So, ayan. Next page na yan. Ayan, lumabas na agad yung No SSS Number Yet. Click here. Ayan, pwede na tayo mag-apply online. I-click mo lang yun. Yung no SSS number yet. Ayan, i-click natin yung click here. Tapos proceed sa panibagong form. Ayan, yan yung application for social security number. Yan yung step-by-step guide. So, number one, accomplish all fields of the online form correctly. So, kailangan itama lahat yung pag-fill out sa form. Kasi may hirap pagmali. Number two, a link shall be sent to the registrant emails which will enable them to continue with their SSS number application. Note, the link shall expire in 5 days. Ayan. May magsisend sa'yo na email galing sa SSS para mag-continue sa next page. Kailangan check mo lagi yung email kasi kapag 5 days na mag-expire po yun, panibagong apply naman ulit. Number 3, once the link is clicked, the registrant must apply all the required information from basic information up to beneficiary information correctly. Kailangan tama lahat ng input mo na information galing sa iyo. Tapos yung mga beneficiary mo, kailangan tama din ilagay. Pagbasayan nyo na lang yung birth certificate kung meron ka. Sa number 4 naman, ito tungkol sa pag-generate ng SSS. Bago ka mag-generate, make sure i-check lagi yung mga information mo. Once na nagkamali ka, hindi mo na kailangan, hindi mo na pwedeng balikan kasi nakapag-generate ka na ng SSS. Kapag nakapag-generate na, may mag-display dyan na SSS number mo, may form. I-download mo yung form na yun, tapos may marireceive ka na email to confirm yung SSS number. So, ayan, i-download mo lang yung form na yun. Yun yung iwan form. Ayan, so number 6, i-print mo lang yung personal record form mo, SSS number slip, yun yung iwan mo, tsaka yung slip mo. Ayan, i-print mo lang yan, tapos number 7, pumunta lang sa nearest SSS branch kung saan ka malapit. Kailangan magdala ka ng documentary requirements, yun yung birth certificate mo, isang original, isang photocopy, at magdala ka ng isang ID. Ayan, paparisin mo yan sa SSS. Kapag married ka, bring a copy of your marriage contract, isang original, isang photocopy. Ayan, kapag sa may beneficiary ka naman, magdala ka ng birth certificate kung sino yung mga beneficiary mo. I-xerox mo rin. Isang original, isang photocopy. Sa number 10, kapag non-working spouse ka naman na nag-apply ka sa SSS, kailangan make sure naka-sign yung asawa mo, yun yung nagtatrabaho, on or before your name. Kasi i-re-review nyo ng SSS. Sa reminders naman, basahin na lang natin yung mga nakasulat, tapos sa mga required ID cards or documents for the issuance of SSS number, ayan, basahin na lang natin kung ano yung mga iba pang kailangan o iba pang mga documents na pwede mong ipakita sa SSS. Ayan. Mag-scroll lang pababa, tapos hanapin yung start button para makapag-start na tayo sa pag-fill out. Ayan, scroll lang pababa, tapos i-click lang yung start. Para makapunta na tayo sa next page. Ayan. Yan yung next page, yung registrant record verification. Ayan. I-click mo lang, choose if registrant has complete name, last name, and first name only. I-click mo lang yung ready button na yan. Kapag last name only, i-click mo lang yun din yun yung kabila. Tapos, kapag first name only, click mo lang din yung isang button. Ayan, kapag last name lang pwedeng i-input mo. Kapag last name and middle name only, first name lang ang pwedeng ma-input. Ayan. Kapag kompleto naman yung pangalan mo,
complete na lang yung ilagay mo na sa button. I-fill out mo na lahat, yung first name, middle name, tapos yung sa, kapag may suffix ka, example, junior, senior, the third, the fourth, i-select mo lang yan. Fill out mo lang din yung date of birth, first yung month, day, tapos yung year. Make sure meron ka rin email kasi magsisend yung verification mo kapag na-submit na natin. So sa may word verification code, i-type mo lang yan. Kapag okay na lahat, i-check mo yung I certify that above information are true and correct. Tapos i-review mo lang lahat kapag tama yung last name, first name, middle name, suffix kung meron, tsaka yung date of birth mo, tsaka yung email. I-check lang lagi kasi kapag mali lahat, paano yung bagong gawa na naman? And kapag okay na, i-submit mo lang yung submit button. Pagka-submit mo lang ng button, check mo lang yung email mo kung kung meron ka nang na-receive galing sa SSS. Pagka-submit ng button, yun na yung next page. Check email confirmation. Magsisend sa email mo yung confirmation ng SSS para sa next form. Check natin yung email. Ayan, wala pa. Kapag wala pa, check nyo rin yung sa may spam folder sa Gmail nyo. I-click mo lang yung gilid na yan, tapos ayan. I-click mo lang yung spam folder. Wala pa, nothing is spam. Ibig sabihin, hindi pa nakapag-send si SSS. Minsan nakakapag-send sila ng within 3 days or 5 days. Check nyo na lang. Ayan, nag-email na yung SSS. I-click lang yung SSS number, SSS number, SSS number application. Ayan, i-continue lang. Ayan, bali yan yung link na kulay blue, continue link. I-click nyo lang yan para mapag-proceed sa my next page. So, ayan, may limited po ito kapag hindi po kayo na-click, hindi po agad ninyo na-click agad yung link. Mayroon po kayong 5 days to complete the application kasi nag-expire yung link. Ayan, bigyan ko po kayo tips bago kayo mag-fill up ng form sa online SSS. Kailangan tugma dapat yung sa birth certificate nyo at yung pag-fill up nyo sa form. Kasi once na hindi nagkamali po kayo, pupunta po kayo sa SSS para mag-change ng data or kung ano yung mali na na-input nyo. Gamit naman po yung e-form na form. So, sa susunod na video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung E4 na form kung para saan po ba siya. So, i-click na po natin yung continue na link. So, ayan, ito na yung form. Ipangalawang form na kasi nag-fill up na tayo before. Nakapaloob dito yung name na unang in-input mo, name of registrant. Ayan. I-check nyo po. Make sure po. Tapos date of birth, kailangan importante po yan. Kasi once na magkamali, sobrang hirap po magpabago ng birthday o birthday. And kung gender, male or female, check if mother's name has kung complete name. So contact information, nakapaloob dito yung mobile number, telephone number, email address. Mas maganda kapag nalagay nyo na po yung email address kasi once na yung mga transaction ka sa SSS, nakaka-receive ka po ng email. And sa home address, check if address is sa Metro Manila, provincial. Kapag provincial ka po, i-click nyo po yan. Tapos meron po tayong Abra hanggang Zamboanga, Cebu guide. So, ayan. Sa may home address, nakalagay din dito yung city or municipality kung saan lugar po kayo. Bago po yan mag-appear, kailangan i-fill up nyo po muna yung address sa Metro Manila po ba or sa provincial. Kapag tapos na kayo sa may home address, proceed na tayo sa purpose of registration. Para saan po ba yung pagkuha nyo ng SSS? Para sa trabaho po ba? Yun po yung for employment. Kapag may sarili kang trabaho, may sarili kang pinagkakakitaan, i-click mo lang yung self-employed. Ayan. Tapos, kung ano yung business mo, lalagay mo yung profession business mo, kung magkano yung kinikita mo sa buwan na yun. Kapag self-employed ka, pwede nyo po siyang hulugan yung SS nyo
ng sarili nyo lang. For employment naman, hindi po kayo pwede maghulog kasi yung employer nyo po yung maghuhulog ng SSS nyo kasi yung in-apply nyo sa SSS for employment. Kasi may marami ding mga case na nag-apply sila ng SSS for employment, huhulugan nila, pero mali po yun. Kasi kailangan, kapag huhulugan nyo po, ipapasalf-employed nyo po muna kasi kayo yung naghulog, hindi yung employer. Kaya kailangan mas okay kung saan mas gusto, kung saan yung purpose talaga. Kung sa for employment, self-employed, kapag OFW naman kayo, i-click nyo lang po yan, kung anong country, tapos kung estimated monthly earnings nyo po, in pesos. Tapos dito nakalagay din yung radio button, are you applying for member in the FlexiFund program? Kapag nag-apply kayo as a member of FlexiFund program, click mo lang yung yes, pwede rin yung no, kung hindi. And kung may foreign address ka, lagay nyo lang po yung address, city, tsaka yung zip code. And kapag non-working spouse naman, i-click nyo lang po yan, SS number ng asawa nyo po, tapos estimated monthly earnings po. Ayan. So, yan lang lahat ng second form na fill-upan kapag na-click nyo na yung link na na-receive nyo po sa email. Tapos, gagamitin yung browser naman. Make sure po, applicable kapag gagamit kayo ng cellphone, Android phone, make sure na applicable yung website nila sa cellphone nyo. Kasi yung gamit ko dito is sa browser mismo ng cellphone. Kapag Google Chrome naman po gamitin nyo, huwag nyo po gamitin doon kasi mabigat po yung website ng SSS. Kaya mas okay, gumamit na lang kayo ng browser sa cellphone kapag gumana. Kapag ayaw po, desktop na po yung gamitin niyo. Gamitin niyo po na browser is Internet Explorer kasi yun po yung mas mapapabilis yung pag-apply niyo po ng SSS kapag Internet Explorer. Tapos kapag Chrome naman, medyo mabagal po dun tapos hindi siya nakaka-access masyado sa website ng SSS. Kaya mas preferred po yung gamitin yung browser na Internet Explorer. So, ayan. Kapag natapos nyo na pong fill up ang lahat, and make sure i-check nyo po lagi kasi once na magkamali kayo, papanibagong form naman po yun. Pupunta po kayo sa SLS, tapos papabago nyo po yung mali. So, ayan. Check nyo po yung information. Importante po dyan yung pangalan, date of birth, gender. So, ayan po yung pinaka-main important. Okay lang po magkamali sa address kasi mabilis lang po yung pagbabago dyan. So, ayan. Kapag na-apply nyo na po lahat yan, click nyo na lang po yung next. Save muna, tapos next. So, hanggang dito lang muna yung video. Meron tayong part 2. Hanapin nyo na lang sa ibaba. Yung ating YouTube channel.